Oo, yan. I feel kasi, you, ZG. Diba? Wala kasi yung problema yan, eh, diba? Ang mga pekas kasi yung pangingitim sa mukha ay talagang matagal-matanggal yan. So medyo gagastos ka talaga, Connie. Pero kagaya ng tanong niya, eh, naghahanap siya ng mga mas murang paraan. Mm-mm. Unang-una talaga is you start with always just a mild soap. No, kasi ang ginagawa kasi ng karamihan eh dahil sa gusto nilang matanggal, eh gumagamit sila ng mga scrubs, no, or yung mga matatapang na mga whitening soaps na lalong nakakapinsala eh, no, lalong nakakapangitim, no, later on, no, kapag lalo na hindi ka nag-sunblock. Pangalawa is you use a sunscreen, no, ideally SPF 30 paakyat, ideally paulit-ulit every 2 hours lalo na kung babad ka sa araw, no. And of course, no, may mga whitening creams naman na mga mas mura lang, no. Yun nga lang, eh, medyo ingat kayo na hindi kayo maarawan. And of course, regularly dapat mag-sunscreen kapag gagamit nito mga whiteners nito. Mm-hmm. But just the same, kasi we have to determine what kind of pigmentations yung mga yan nasa mukha mo, no? Iba-iba kasi yan, no? Kasi baka mamaya, sayang lang yung mga ipapahid mo rin. Or yung mga, kahit sabi mong mas mura, baka sayang lang, no? So it's always better to consult a dermatologist. Connie, actually, may mga government institutions tayo na have a dermatology outpatient department, no? Na ang konsulta naman yan, eh, you just have to pay yung mga charts na mga, I don't know, kung magkano na, 50 pesos, ganun. Pero libre po ang konsulta. And sometimes they even give mga free samples ng medicines. Ayun, yun naman pala. Oo. At ang importante, don't self-medicate. Diba? Yes. Para tayo nagpaalala yan. Mula naman kay Arlene Torado, may solusyon ba sa maugat na kamay? Yes. Maugat ang kamay. Meron ugat na kamay. Meron, no? Kung ano yung ginagawa natin sa binte, no? Pwede rin natin gawin yan sa kamay, no? So, unang-una, meron din tayong sclerotherapy. Pwede rin pala sa kamay yun. Yes, pwede rin yun. Nag-i-inject tayo ng sclerosing solution. Tapos, later on, after how many sessions, mawawala yan, no? And another thing is yung tinatawag na mga vein lasers, no? Mga long pulse lasers. Pwede rin po yan para doon sa mga ugat sa kamay. Ayan naman pala. So, walang, hindi pwede magawa. Wala na sa panahon ngayon. Sa siyensya. Mula naman kay Ardell Joseph Benito, anong solusyon sa severe dandruff? Okay, ang dandruff kasi usually nag-worsen kapag tayo stressed out, no? Lumalalayan or kapag gumagamit tayo ng mga matatapang masyadong mga shampoo or dry ang ating scalp, nagkakaroon tayo ng dandruff. And it's also related to the yeast called Malassezia 44, no? Na usually dumadami kapag bagsak ang immune system. So, ano mga pwedeng gamitin? May mga shampoos tayo containing zinc pyrithione, selenium sulfide, tea tree, yan. Pwede mong gamitin yan every other day lang po, wag araw-araw. Kasi usually, lalong nagda-dry ang scalp, lalong nag-worsen, no? At isa pa, kapag ang mga dandruff ay may kasabay ng pamumula at pangangate, no, dapat magpatingin na kayo sa doktor. Or parang severe scaling, maaaring baka ito yung seborrheic dermatitis or psoriasis or some other infections or fungal infections, no. Punta lang po kayo sa doktor pag may kaaktibat na itong pamumula. Ayun. Ayan mga kapuso, thank you Dr. Jean. Thank you rin. At thank you ulit sa mga nagbigay po sa atin ng mga kanilang katanungan. At syempre marami pa po tayong pag-uusapan ng mga impormasyon kailangan nating lahat malaman para magabayan tayo ng tama. Magbabalik po rin po kami dito sa Pinoy MD. Diyan lamang po kayo.